araw sa lahat for today's video. Ang re-review po natin itong Lucy Macho 175. Pero pag hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Tara mga guys, simulan natin itong review. Simulan na natin to review. Ito po ang Lucy Macho 175. Mga guys, simulan po natin sa gulong. Mga guys, ang gulong po nito ay 2.75x17 po mga guys. Yan, ito nyo yung spike. Yan po yung mga ginagamit po talaga ng gulong pampantra sa harap po. Tapos ito po yung kanyang front shock. Yung kanyang front shock po ay glossy po siya na kulay gray na may imposed po dito na rusi. Tapos drum brake to mga guys, pati kanyang drum brake ay kulay gray po na glossy. Tapos mga guys, punta natin yung likod na gulong. Yan. Ang likod po na gulong ito ay 3.00x17 po. Yan. Ito nyo yung spike mga guys, yan talaga yung ano, ginagamit po panlikod. Talaga magkaiba po ang gulong po ng harap at likod ng pantra mga guys. Tapos mga guys, tignan natin yung kanyang taillight. Ito mga guys, yung kanyang tail light, bulb type po yan. Ito po yung kanyang signal, yan, kabila po. Bulb type din po, flexible naman siya mga guys, kaya hindi po siya madaling mabal. Tapos ito po, may planga po siya na Rusi, yan. Ganda po, kapal na po ng planga yung na Rusi, oh. Kapal na po. Tapos ito po yung kanyang fender, yan, ganda rin po. Para iwas tasik po ng puti, yan, kaya po lang din yan po siya. Tapos mga guys, ito po yung kanyang pipe, yan. Ang aayakin po ng kanyang pipe. Mahaba po mga guys. Tapos yung kanyang heat guard, yan po. Kulay chrome po na may naka-impose na rusi. Mga guys, dalawa po shock dito. Yan. Kulay silver po. Yan. Tapos pati po yung kanyang grab bar mga guys. Mga guys, itong grab bar nito, ano po ito, stainless po ito. Kaya hindi po siya madaling magkakalawang. Tapos ito po yung upuan niya. Yan mga guys, meron nakalagay dito, rusi. Yan. Tsaka malambot po siya mga guys. Sakto-sakto po, kasha dalawa dito mga guys. Mga guys, ito po, chrome to yan. Chrome po yung kanyang kickstart na may rubber po. Tapos ito ko yung footrest yan, makapal din po. Tapos malambot po yung rubber niya. Yan, ganda po. Tapos yung kanyang brake pedal po, yan po. Kulay chrome po siya. Tapos yung kanyang engine, yan, para siyang bronze mga guys. Tapos may imbos po ditong R4 Rusi. Tapos yan po, kita po yung carb nyo. Ayan po, U-All Technology Japan. Yan, yan po yung carb nyo nasa labas mga guys. Tapos sa kabila naman po side, ito yung kanyang gear pedal mga guys. Yan, kulay chrome po na may rubber din po. Pati yung kanyang footrest po yan. Maganda po. At ang kanyang side stand po ay glossy na black. Pati po yung kanyang center stand ay glossy din po na black. Tapos ito po yung kanyang step nut para sa angkasan mga guys. Surround po siya, pabilog po na may rubber. Tapos mga guys, ito po yung kanyang chain. Yan, may chain cover po siya mga guys. Para iwas talsik ng bato yan. Ayos din po yan para ano rin po, hindi masyadong dumumi yung ating kadena po. Pero yun nga lang po, nasa taas lang po. Tapos mga guys, yung kanyang headlight. Ito po yung kanyang headlight mga guys. Bulb type din po yan, pati yung kanyang signal light yan, nakabila. Tapos may ano siya rito, emblem po dito na Rusi. Tapos punta naman tayo sa kanyang manubela. Yan, nalambot ko ng clutch.
Yung function po, ito po meron siyang high and low, signal light, kusina. Ayan, may park light po siya mga guys. Tapos may hazard po. Tapos ito po yung kanyang ignition. Ayan, switch po na ignition niya. Tapos mga guys, oh, kagandaan nga po pala dito. Ah, meron siyang ignition na switch. Tapos may kickstart po. Ayan. Kasi yung iba nga po, di ba? Nabanggit ko dati, pag may kickstart po, wala na po siyang ano, yung switch po. Tapos punta naman natin mga guys yung kanyang gauge panel, ano po, analog na gauge panel. Ito po yung kanyang speedometer, tapos may gear indicator po, tapos ito po yung kanyang emblem na Rusia Madas. Tapos nandito po yung kanyang signal light, yan. Tapos kung naka-neutron kayo, tapos yung kanyang headlight. Tapos ito mga guys yung susian. Ito mga guys yung kanyang susi, yan po. Yan. Balik lang po siya, yeah. Pero ayos din po, yeah. Tapos may Lucy na ka-engrave po, yeah. Tapos siya mga guys, ang ganda rin po nito, ito po yung kanyang gas tank, yan, kita nyo. Tapos siya, may Lucy na decals po siya rito. Kala nyo nga, ano eh, parang yung mga pantaylok. Yan, yeah, ganda po. Tapos ito po yung kanyang gas tank cover po, yeah, mga guys. So yun mga guys, ito na yung inaabangan ko, masasayang ko na itong Lucy 175 na macho po. Tara, tignan nyo ako pag nakasakay na ako. So yun mga guys, nakasign na ako dito sa Rusy Macho 175 mga guys. Kita nyo naman, kanina nakita nyo, halos sabot ko mga guys. Komportable siya sa akin mga guys, kasi malambot ng upuan. Yan, ito kanyang upuan mga guys, malambot. Tapos yun nga po yung kanyang gas tank, maliit lang din po. Tapos kanina mga guys, yung sasakyan ko siya, abot ko po yung sahig, kaya maganda po yung kanyang ano, yung pagkaiba-balance po siya sa kalsada mga guys. Tapos syempre yung kanyang manubela, yan, ang dali lang po ng mga function, yan, madali lang pong intindihin. Tapos yung kanyang throttle, yan, sobrang lutong po, ang ganda po na tunog, pati mga brake lever, yan, pati po yung kanyang clutch, yan, ang lambot po. Tapos syempre pag nag-drive po ngayon, upright po mga guys, yan. Tapos yung kanyang ano, gauge panel, ang ganda po, kasi nga po, yun nga po, meron siyang gear indicator, yan, malaking tulong po yan, lalo na yung sa mga nagda-drive po. Lalo na po yung sa mga baguhan, sa mga declutch po. Para nakikita po nila kung anong gear na po sila mga guys. So yon, kita nyo. Hindi siya masyadong bulky yung tangke. Kaya relaxing din po yung ating mga binti pagka nagdadrive tayo. So yon, alam ko mga guys, ito na yung inaabangan nyo. Magkano ba ngayon tong Rusy 175? Yan, macho. Tara, tignan na natin yung price. So yon mga guys, itong PC 175 mga guys, oh. Pag kukunin nyo siya ng 3 years, yan po. Ang babayaran nyo po ay 2,520 pag 3 taon po. Pag 2 years naman po, 3,280 pesos. Pag 1 year po, 5,575 pesos. Mga guys, ang cash price lang po nito ay 48,500 mga guys. Mga guys, pag kukunin nyo naman to ng installment, wala po siyang ano, down payment kasi ang promo po ngayon ng Rusy ay yung pag nagbayad po kayo, direct monthly na po siya agad. Straight monthly po kung tawagin nila. Kaya pagka nagbayad po kayo, yung 3 years nyo po, magiging ano na lang po yun, 35 months po. Eksakto po, pag nagbayad nyo ng 2,520, i-deduct na po nila sa 3 years nyo na contract. So yun mga guys, kumalapit lang din po kayo dito sa may San Antonio Binyang. Yan, pasyalan nyo na po itong Rusy dito mga guys. Kasi mas ma-appreciate nyo yung unit pag makikita nyo mga guys. Tapos alam ko ang kulay nito, ito po yung nireview natin ay glossy black. Tapos meron po itong kulay red. Yan ang pagkakalam ko po, meron po siyang red dito. Tapos mga guys, ang daming unit ngayon dito. Ayan,
May mga scooter din po. Ayan, mga naghahanap ng Rush. Meron din dito sa Capacion. Meron din po. Kaya mga guys, oh. Pati yung ano, yung surf. Yeah, meron din sila dito mga guys. Ito mga guys, yung isa pang kulay. Yan, meron pala ditong black. Tapos blue. Ang wala lang po dito yung red mga guys. Tapos ito yung pagka, ito po yung kanyang requirements. Yan, yan po yung, ano, yung maker's requirements po. Yan. So yun mga guys, so, napakadaling kumuha dito sa Rusi po ng motor. Oh. Kaya kung ako sa inyo, avail na po kayo. Lalo na yung mga gusto lang ng pang-service. Yan. Tapos yung syempre yung budget friendly lang po na motor. Yan. So yun mga guys, hanggang dito na lang. Hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat nga po pala dito sa may Rusi, sa may San Antonio Pinya, at nare-reblock po mga motor mo. More sales to come, at gaya nila yung sinasabi. Ingat mo palagi, ride safe always and God bless po. Like and share na rin po na aking mga videos. Bye-bye!